dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang buong pagdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri alay namin sa iyo. Tingin ang dalangin at pagsamo na bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami ay mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-apat na salinlahi. Ngunit, ang lahat na umiibig sa akin
ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuhuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. Anim na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, iyong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Iyong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin, naiiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid sa kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sukdulan tamis. Kahit anong pulot ito, nadalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Magsitayo po ang lahat. Oh.
inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhi na nakasit sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nakasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nakasik sa kabatukan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghatsik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan anupat ang salita ay nawalan na ng puwang sa kanilang puso. Kaya't hindi makapamunga. At nilalarawan ang naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila ay namumunga, may tig sa 100, may tig 60, at may tig 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Sinabi ng ating Panginoong Jesus sa dulo ng ating Ebanghelyo ngayong umaga, nilalarawan ang nakatsik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila ay namumunga, may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon?
ang mabuting balita. Kung ang lahat ng itinuturo ng ating Panginoong Jesus, iniintindi nating mabuti at tinutupad sa ating buhay lagi-lagi, ang ating buhay sa lupa gaganda ng husto, magiging maayos, aangat tayo sa lahat ng paraan. At kung tayo ay namatay, langit kaagad ang ating tungo. Kaya ang ibig pong ipayo at ipaalaala sa atin ng Panginoon, kung ibig natin maging napakaganda ang ating buhay sa lupa at makamit natin ang langit kung tayo ay namatay, intindihin natin mabuti ang mga turo ng ating Panginoon at lagi-laging tuparin natin ito sa ating buhay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa langit upang makinig ang sangkatauhan sa kanyang makapangyarihang salita at magbunga ito sa ating buhay. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong salita sa amin. Panginoon, dinggin mo ang iyong salita sa amin. Ang bayan ng Diyos, naway maging bukas sa salita ng Diyos at maipahayag ito sa pamamaraang mauunawaan ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway gawin ang kanilang tungkulin ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga magsasaka at ang mga nagtatrabaho sa bukirin, naway basbasan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan at kapayapaan sa mga salita ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong salita sa amin. Panginoong Diyos, magsalita kayo sa amin at gawin mo kaming makinig sa iyo. Magbunga nawa ito ng buhay Kristiyano sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus, Nazareno,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga pag-aakin na ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang akin na hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at batbasan mo ito ng kabanalan upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambakin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kaganda kang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinuko. Sa kangad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunye sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga
alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, ang kanyang katuwang na Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakad ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero
ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo na kami ay pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago na nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan
mga dasalan at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.